Sus Mary Joseph Gordon, di mo ako matakot not in a million years. Hindi ako kawatan kagaya mo. Ito nga ang matinding pahayag ni Pangulong Duterte laban kay Senator Gordon sa kanyang public address, matapos ang patuloy pa rin na investigasyon sa Senado, ng umano'y anomalya sa pagbili ng medical supplies ng DOH. Ito'y sa kabila nga ng pahayag ng Commission on Audit Chairman sa harap ng mga mambabatas, na walang nangyayaring overpriced at ghost delivery, bagkos ay inventory matters lamang daw ang nangyayari. Matatanda ang kamakailan nga lamang, ay nagpahayag din si Pangulong Duterte ng pagkadismaya sa Senado, lalo na kay Gordon, dahil hindi na raw nakakapagtrabaho ng diretso ang kanyang mga gabinete, dahil sa pagdalo sa isinasagawang pagdinig. Malaking abala nga raw ito, dahil maraming proyekto ang nadidelay dahil dito. Gayunpaman, sinabi nga niya noon pa, na hindi niya hahayaan na magnakaw ang kanyang mga gabinete, maski maliit lamang na halaga. Kasunod nga rin ito, ng kanyang galit at pagkawala ng respeto kay Senator Gordon. Aniya, galit ako sa iyo Gordon talaga, sa totoo lang. Kilala mo ako, matagal ng panahon. Hindi mo ako nakitang nambabastos ng tao. Nakita naman ninyo kung paano ako kumilos. Ako'y gumagalang sa'yo, pero pag nawala ang respeto ko sa tao, anak ka nang, bantay ka. Bababuyin talaga kita, hanggang mamatay ka, o hanggang harapin mo ako, tapos papiliin kita kung ano ang gusto mo. Nawala na ang respeto ko sa'yo, kaya sinasabi ko sa tao, huwag niyong iboto yung buang na yan. Dahil nga dito ay sinagot ni Gordon ang mga banat sa kanya ni Pangulong Duterte bago mag-umpisa ang Senate hearing. Ayon sa senador, hindi nila binubuli ang mga taong iniimbestigahan nila, at pawang katotohanan lang aniya ang hinihingi nila sa mga ito, at kung paano ginastos ang COVID funds. Sabi pa niya, "For the last several days, wala pong ginawa ang ating Pangulo, kundi umarap sa oras na magulat sana sa tao, kung ano ang nangyayari sa pandemya. Kundi ipagtanggol ang mga taong nandito. Wala po kaming hinuhusgahan. Natataranta ang Pangulo, bakit kailangan niyong magtanggol Mr. President?" Dagdag pa niya, "I am really sorry for you Mr. President. Ang ipinagtanggol niyo si Lau. May utang na loob kayo dahil sa eleksyon. You are a cheap politician. Ipinagtatanggol niyo si Michael Yang. Mr. President, kailangan niyo bang ipagtanggol? Bilyonaryo yan. Mahirap kayong tangkilikin, Mr. President, because you do not act like a president. Today I tell you are not a president, the Filipino people can respect." Ito nga ang maanghang na binitawang pahayag ni Senator Richard Gordon laban kay Presidente. Kaya narito naman ang resback ni Senator Bongo kay Gordon. Hindi po sila pinagtatakpan ng Pangulo. Sabi nga niya, kung may kasalanan ay dapat kasuhan na agad. Wala po kaming kinalaman sa pinagpipilitan ng formalina yan. Ang ayaw niya lang po, ay yung pilit na inuugnay at tinutwist ang katotohanan, at pilit na inuugnay sa kanya. Huwag niyo na pong ipilit ang gusto niyong ipilit. Kaya tanong nga niya, ano pa ba ang gusto niyong palabasin sa hearing na ito, na sangkot si Pangulo sa korupsyon? Pilit niyong kinukonek sa administrasyon, kay Pangulong Duterte. At gawing political circus ang pagdinig. Iginiit nga rin niya, na wala namang sinabi ang COA, na may korupsyon o overpricing sa biniling mga medical supplies, bagay na sinang-ayunan naman ng COA. So hindi po tama na sabihin ang COA ang nagsabi na may overprice, kasi wala pong sinabi yun doon sa report. Kaya ano ang inyong reaksyon sa balitang ito? Mag-iwan lamang ng komento o opinyon. Maraming salamat po.